Omi! So, meron tayo dito ang pagkain for the vlog. And ngayon ay 24 January 2. So, kain, binibigyan kita kanina, ayaw mo naman. Ayoko, kumakain ako pa mango. Kumakain ako pa mango. Mango? Meron dito yung alcohol yun. Singkin natin ko, no? Malano siya yung parang may niyog. Sa mga uminom lang ganito, kahit anong soft drinks, nakakatulong daw sa mga tao ano. Ibagang gustong-gusto nila magpaano, magpatigal. Ito yung pinaka paraan mo para mapatigal kami ng katina ko. Pero sa mga na ano ko, the more na puro alcoholic yung hinihin mo sa katawan mo, yung buto natin ano, na nagkakaroon ng rukok. Parang ano yun eh, parang pag tubig lang yung iniinom mo, mas mahaba yung buhay mo. Diba yung pag kumakain ka ng buhay, mas mahaba ang buhay mo kaysa kumakain ka ng karne. Kasi although kumari nga, kung yung kakainin mong gulay, tanim mo lang sa bakuran mo eh. Paano kung galing sa farm, may mga fertilizer. Eh ano pa kaya yung mga manok at iba pa yung mga karne? Mga antibiotic ang tinuturok dun. Isap sa kainin. So, yung kinakain mo, lumalabas siya sa katawan mo. Kaya, ingat din tayo sa pagkain. Pagkain, marami akong ininom na mga ano yung mga energy drink. So, imbis na lumakas ang katawan mo at na energy drink siya, meron siyang masamang epekto din. Sisira ang kidney mo. Kaya yung mga buto mo, mas madali kang ano. Iba talaga pag ang ganyan, kahit may mga healthy at saka mas mahaba ang buhay mo. Kasi kumain ka ng mga energy drink, yun, sugar, tapos kaka-diabetes ka. Marami siyang hindi maganda may dudulot sa katawan mo. Akala mo lang, hindi naman porque maganda ang katawan ng isang tao. Ano na, healthy na, hindi rin. Hindi rin yung basi yan. Para sa akin na. Kain ka na kain ng ano, mga baboy, mga manok, mga karne, mga ano. Kahit nga yung mga isda natin eh. Ang kinakain din niya yung ano, yung may nakakain silang mga plastic. Kaya kapag nguhuyin mo yung isda. Kaya tiyan, tagal ano, tagal nguya-nguya pa ako, pero ang tagal mo ano, matunoy pala, plastic na pala yung nasa loob ng ano, ng isda. So, yun lang naman, pero kaya ininom ko siya, eh, no choice eh, wala tayong tubig dito eh. Diba? Walang ano, walang atinda nila, soft drinks, tapos puti-uti ko lang siya iniinom. Kasi yun yung natutunan ko dun sa may-ari ng shop na kung saan ako nakikitulog, nakiki-wifi. Pag uminom siya ng ano, ng mga soft drinks, napapansin ko lang sa kanya,
Tsaka ako yung energy drink. Hindi niya ininom nung san diretso. Hindi kagaya yun sa akin. Talagang pag ininom ako ng Cobra na kulay green, yung iba't ibang kulay niyo, may mga effect yun eh. Pag gusto mo yung gising ang utak mo, inimim yung kulay green na Cobra. Pag kulay dilaw, talaga namang unlocks tong energy mo. Yung gising ka talaga. So, siya pag nainom, kahit soft drinks, hindi lang siya. Parang yun yung pinaka magandang way ng pag-inom ng mga ganong inumin. Huwag mong isang Cobra, inom agad. So yun lang naman for the vlog and share stories. Yun. Nag-full charge tayo ng battery. So sabi ko nga SM Christmas natin. Kasi bungal tayo eh. So sabi ko nga, papagawa ko ng calling card. Kasi magmamarket-market tayo. Tsaka bago malagyan to ng calling card. Bali, ang plano ko talaga, yun sa mga paggagawa ng computer. Sana magkaroon pa rin talaga ako ng mapapagawa, magtitiwala sa akin. Nung ako yan, agresibo sa pagko-computer technician as freelancer, marami din ako naranasan sa buhay ko na napabarangay na ako, nagkaroon ako ng kaso sa barangay, idinimanda ako, tapos mayroon pa ako naging kaaway na nagpagawa sa akin, yung lalaki. Na issue din ako na nagpahid ako ng pyesa. Marami akong pinaharap ng mga problema nung 2023. Tsaka nung mga, hindi pa 2023, wala pang pandemic. Marami din ako bilang isang computer technician na freelancer. Mahirap din yung na-encounter ko kasi pag magagawa ka sa home service, para mas maganda, i-pull out mo na lang yung gamit. Tapos, dali mo lang sa bahay mo, sa shop mo, kasi doon kompleto ang gamit mo, mahaba ang oras mo. Pag home service talaga, doon talagang minsan tumatagal talaga ako ng matagal, minsan kalating araw, minsan inabot na ako ng hating gabi, bumunta ako ng mga alas 5, inabot na ako alauna ng madaling araw. Talagang ganun. Tapos, medyo mababa pa ang presyo ko na kasi siyempre, basta kumita na lang, hindi, di ba sa iba, pag sa shop, single ka ng 1,000 na reforma, din sa akin, medyo mababa pa nga dun eh. So, marami ako na experience. Yung hindi ko lang makakalimutan ang experience ko nung ako freelancer computer technician, tinatawag ako sa bahay namin, nagpakabit ng nagpa-reformat. Ang niya is SATA yung hard disk, tapos yung malaki pa, HDD na malaki. SATA siya, tapos bumili siya ng SSD, so para bumilis nga. And then ang ginagawa nun, computer table, tapos ang ginawa ni Pogi, hindi ko na alam kung story yun, pero na-vlog ko na yun sa YouTube channel ko. Istorya yun eh. Vlog. Hindi ko lang din lang kasi naglagay ng title. Habang naggagawa ako, na-format ko na yung laptop, desktop niya na merong SSD. Pinili niya sa online yun. And then, mabuti na may warranty. Napalitan yung SSD. Kasi computer table. Tapos parang yung pagkaka-format ko, na-program yung programs. Pero hindi talaga yun. Parang nagpapuking lalaki. Sabi ko, makakalugang hard disk nito. Hindi ko na alam kung pinakpok na lang yan, hindi pa alam sa akin, o pinayagang ko, hindi ko na alam. Basta may kwento yun sa vlog ko. Yun, naging galit sa akin hanggang sa
pag ano, titingin ka pa, ganun ang sabi sa akin. Hindi ko pinansin, pero ano na ako nun, antabay na talaga ako, ano mangyayari, baka sundan ako, tumakbo sa akin, di nagkababag na kami. Yung na-stroke sa kabila lang ng lugar namin, na kalsada, pinabarangay ako, tinulungan ko na yun, tapos tinulungan ko siya, nagbayad naman sa akin, binawi yun. Pinabarangay ako, binawi yung bayad. Parang hindi ko tanggap na bawiin yung bayad kasi nag-service na ako nun eh, nagawa ko na yung computer niya. Tapos ano, pinapatanggal kasi niya sa akin yung lahat ng photo. Yung mga photo naman yung puro mga babae. Sabi, di ba sabi mo, may kulit may sabi na tanggalin ko yung laman nun? Hindi, ibalik ko daw. Ba't ang ibabalik? Ikaw nga may sabi na tanggalin yung photo. Tapos ibabalik ko eh. Ikaw nga mismo ano, eh wala naman ako ano, wala akong video o wala akong na yun ang pinag-usapan namin. Eh, isa nga may gusto i-reformat. Tapos ipapabalik niya lahat ng mga files na nireformat ko. Talagang hindi kami magkaigi talaga. Sabi, hindi tatakbo ang computer mo kung hindi ito i-reformat kasi corrupted nga. Tapos sinabi sa kanya, yung laman nun, kasi nagkaroon kasi ng ano eh, yung bagang nag-aaral kasi siya doon, yung drive C naging drive D. Tapos nagpalit ang ano, yung drive C niya ay naging D na. Kasi nag-aaral din kasi siya mag-format, tapos naglipat-lipat yung mga files, nagkagulo-gulo. Sabi ko, pag may error na yung hard disk niya, may error na yun, kailangan i-format niya yung partition. Umuo siya nun. Tapos nung nagawa ko na, tinatanong niya kung nasan daw yung mga files yun, na demand na pabarangay ako nun. Tapos nung yung customer ko naman, na tinulungan ko na, ano, pinituran ko na yun eh. Parang hindi daw ako bumili ng piyesa. Yun, hanggang sa dami ko din naging problema. Alam mo, talagang sabi ko, ang hirap ng ganito. Tapos yun, tapos yung nagpapagawa sa akin, mura lang ang bayad. Tapos may isa, ayoko na kwento yung iba, pero ayoko ikwento yung mga ibang tungkol sa experience ko sa pagiging computer technician ko. Pero yung iba talaga, pang personal ko na, pero marami akong naging encounter talaga. Meron akong, sabi ko, kung ako ay manloloko ng tao, siguro mayaman na ako. Pero hindi, naglalakad lang ako sa kalye. Sabi ko, wala akong nakakaaway. Magagayit isa, hindi ako manloloko. Tapos, ang dami. May yung, ano, binayros ko daw. Sabi ko, tapos, hindi niya alam. Inayos ko na yun, i-format ko na yun. Tapos, yung plus drive, kinopyan niya, may virus. Tapos, sabi, hindi, kita mo naman ni-reformat niya, tapos pagkailang araw lang, binirus ko ba? Hindi naman eh. Ang ginawa niya, kinopya niya yung may laman na virus. Galing sa plastic, tapos kinopya niya sa computer. Sabi ko, tiyan naman oh. Talagang, ayaw mo na magmura, magmumura ka talaga. Sabi, ay, paano ba yan? Tapos ano, marami ako, siguro, meron pa nga saan eh. Meron pa yung masigit pa na kwento, pero ayoko na yung kwento. Sabi ko, talagang, inisip ko naman na, Lord, bahala ka na kasi ang totoo niyan, ikaw yung nakakailala sa akin, yung mga tao niyan. Kaya ganyan yung mga yan, ano, gusto lang nilang hindi magbayad sa akin. Gusto lang tiwi lang, yun ang iniisip ko talaga. Pero kahit pa paano, tas yun, sabi ko, saan gusto ko magkaroon ng kuryente, tapos doon lang ako sa bahay, kaya mag-i-edit lang ako ng kanta. Tapos pag mga market ako dyan, bumunta na ako sa mga school, bibigay na ako mga calling card. Ang ganda sana nung ano, nung hahanap buhay ko. Tapos ano, talaga nung time na yun, ang sinuwerte ako nung taon na kababago ko pala mag-asawa noon. Ang laki nung income na dumating sa buhay ko noon eh. Tapos na pag-set up ako ng computer shop, ako ilalayo lahat. And nakakatuwa na mong isipin yung kapatid nung ano, technician talaga, as in talagang IT. Tapos ako pinagkatiwalaan nung tatay nila na engineer na ako yung mag-set up ng computer shop niya. Totally naman yung kapatid talaga, mas IT, mas bihasa.
Tapos ako nag-set up ng internet cafe. Ako nag-install ng timer, Manila Cafe. Tapos nag-set up ng printer, ng networking, tapos games, tapos office. Talagang lahat yun ako nag-set up. Talagang sabi ko, proud na ako na maging technician. Talagang kaya yung mga IP address sa network. Talagang grabe din yung naging experience ko noon. 2008 yun, 2009 yung nakapag-ano ako noon. Kasi 2009 nagkaroon ako ng hindi pala 2009 nagkaroon ako ng girlfriend na balikbayan. 2010 yata yun, 2010 nagkaroon ako ng 2008 kasi pinagsimil lang yung araw niya. 2008 isimil lang ko yung anak ko. 2007 kami na nung misis ko noon. Parang 2003 yata kami nagkaroon ako ng girlfriend na balikbayan So yun, hindi ko na maalala. Pero yun lang, for the vlog, share stories talagang nagawa ko na magsigido kasi ako na maging IT, maging technician talaga. So at least nakapag-set up ako ng internet cafe. Yung baba Uy, Michael, buntahan mo ako sa bahay, kailan mo ako bubuntahan? Eh, sin talagang sa Calication Avenue. Para yan, Michael, bunta ka sa bahay, set up mo yung internet, yung cafe ko, yung aking internet cafe, yung Michael, bunta ka doon, kasi talaga napaka-pursigido ko na kasi iba yung may asawa kay, iba yung talagang napakasipag bumag-ano, mag-freelancer talaga. Dahil nga lang, medyo, nagsawa din ako kasi nakaranas na ako ng iba't ibang problema, binabato ko ng mga sarili mga isipin, mga issue, na pero alam ko sa sarili ko na hindi ko yung magagawa tungkol sa computer kasi kasi yun lang Biki, kumita ka ng reformat 500 nung una mga 2007 pa yung Microsoft Office nung sabi ko, pero asipag ko talaga kasi the more na ibibigay yung experience talaga so kumalat din yung pagiging freelancer ko kasi nai-recommend sa iba hanggang sa mas ipag ako ibigay din talaga ako ng calling card noon. Pinagawa ko pa sa ibang tao, hindi dun sa may-ari ng shop kung saan ako ay nakikitulog, nakikwifi. So talagang ang gumawa sa akin ng calling card noon ay yung si Bunsoy, yung may-ari ng sound system. So yun ang naman for the vlog show story. Sa video yun to ay kinikwento ko ngayon ay December, bagang ngayon ay January 2, 2024. So yun na for the vlog show stories. Yan.